Isa na namang magulay na araw sa ating lahat. Kagaya ng madalas natin banggitin, magtanim tayo ng gulay sa bahay dahil ang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansya ay ang mga gulay na tayo mismo ang nagtanim sa ating bahay. At dahil sa nararanasan nating krisis, bunga ng pandemya, ay lubhang napapanahon ang urban gardening. Ito ay kahit paano ay magsasalba sa atin sa mga posibleng kakulangan ng pagkain dahil na rin sa irregular na trabaho o kakulangan sa budget. Maraming uri ng gulay ang madaling patubuin, alagaan at maagang makakapag-ani. Ibig sabihin ay hindi mo na kailangang maghintay ng ilang buwan para lang mapakinabangan ang iyong itinanim. At ang mga gulay na ito ay akma sa panahon ngayon dahil kapag ka may tanim ka ng mga ito ay una, hindi ka na gaanong mamroblema sa budget at hindi mo na rin kailangan ng palagi ang pagpunta sa palengke dahil ang mga gulay ay aanihin mo na lang mismo sa paligid ng iyong tahanan. Narito ang 10 gulay na madaling maani. Karamihan sa mga ito ay mga tinatawag na fast crop o naaani sa mabilis na panahon. Karaniwang umaabot lamang ito humigit kumulang isang buwan mula sa pagpupunla ng buto at ito ay mapapakinabangan mo na o maihahain mo na sa iyong pamilya. Ang mustasa ay isang madahong gulay o leafy green na karaniwang umaabot lamang sa 25 araw mula sa pagpupunla ng buto hanggang sa pag-ani. Maaari itong itanim kahit sa mga bote lang ng soft drinks o sa mga maliliit na container. Ito ay nagtataglay ng vitamin A at K at mataas din ang dietary fiber. Kaya doon sa mga matataba, sa mga gustong magpa-sexy ay regular na kumain ng mustasa. Maglagay ng lupa sa isang tray at ibudbud ang mga buto. Kung sakaling ikaw ay napadaan lang sa channel na ito at hindi mo pa napanood ang aking paraan sa paggawa o paghalo ng lupang gagamitin ay pakiklik na lang ang link na nasa itaas. Pagkatapos ay bahagyang tabunan ng lupa at basain. Ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag. Pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. At kapag lumabas na ang 3rd dahon o true leaves, ay maaari nang ilipat sa mga bote ng soft drinks o kung saan palalakihin. At pagkalipas nga ng 25 araw, makakapag-ani ka na ng mustasa. Ang lettuce ay isa sa pinakapopular na gulay sa buong mundo na madalas na itanim ng mga hardinero o hardinera. At isa ito sa mga high value crop o mataas ang presyo kung ito ay bibilihin natin sa grocery o palengke. Ito ay karaniwang ginagawang salad o kinakain ng hilaw. Mataas din ang taglay nitong vitamin A, K at calcium. At kagaya din ng mustasa at iba pang madahong gulay, maaari itong itanim kahit lang sa mga bote ng soft drinks o maliliit na container. At pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Hintayin ang pagkakaroon ng 3rd dahon o true leaves bago ang pagsasagawa ng paglilipatanim. Maging maingat din sa pagsasagawa nito at iwasang maputol ang mga maliliit na ugat.
Bakit nga ba kailangan nating hintayin ang true leaves bago ang transplanting? Dahil sa mga ganitong edad ng halaman ay mas establisado na ang mga ugat at mas ligtas ng galawin. Gumamit ng sprayer sa pagdidilig kapag maliit pa ang tanim. Ito ay upang maiwasang malunod ang binhi. Kapag nasobrahan ng tubig, maaaring mabulok ang mga ugat. Ginagawa din ito upang hindi sila malamog. At habang lumalaki ang halaman, ay sakadamihan ang tubig na kanilang kailangan. Panatilihin ang regular na pagdidilig o huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Huwag din na laging basa. Nakadepende na iyan sa klima na meron sa inyong lugar. At pagkalipas ng hindi hihigit sa isang buwan, makakapag-ani ka na ng sariwa at masarap na lettuce. Meron ka ng pang sanggyup. Marahil halos lahat tayo ay kilala ang talbos ng kamote at isa ito sa mga paborito nating gulay. Ito ay siksik sa sustansya at ang ilan na dito ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar, nakakatulong sa magandang lagay ng ating puso, mata at buto. Ang mga paklang na pinagtanggalan ng dahon ay maaari nating itanim sa mga malalapad na container para sa mas maraming pagdahon. At ito ay maaaring maani sa loob lamang ng isang buwan. Ang talbos ng kamote ay hindi maselan o hindi naman alagain. Pagkalipas ng isang linggo, magkakaroon na ng mga panibagong dahon. Panatilihin ang regular na pagdidilig lalo na kung ang mga tangkay ay kakatanim pa lang. Ito ay posibleng magkaroon ng mga laman sa ilalim ng lupa, pero mas prioridad natin ang pagtatalbos na magagamit natin sa pagluluto. At humigit kumulang isang buwan, hindi ka na ulit bibili ng talbos ng kamote sa palengke. Ang pechay ay isa din sa mga popular na gulay na madalas na itanim nating mga hardinero. Bukod kasi sa madali itong itanim, maraming uri ng lutuin ang pwedeng paggamitan ng pechay. Ang pechay ay mayaman sa vitamin C, E at beta-carotene at itinuturing din itong isang uri ng gulay na maaaring makatulong sa mga matataas ang blood pressure. Mula sa pagbubunla ng buto ay maaari na itong maani sa loob lamang ng 25 araw. Tandaan lang po natin, sa pagpapatubo ng anumang uri ng buto ay kailangan ang sapat na liwanag ng araw. Kapag may pagkukulang dito ay nagiging sanhi ito ng pagiging leggy ng mga binhi. O ito yung sobrang matatangkad na payat na binhi. Humahaba ang kanilang katawan dahil sa paghahabol sa liwanag. At pagkalipas lamang ng 25 araw, maaari mo nang umpisang i-harvest ang mga malalaking dahon. Maraming klase ang spinach at ang isang uri nito ay ang green amaranth. Tinatawag din itong kulitis sa Tagalog.
Ang green amaranth ay mayaman sa fiber, antioxidants at sinasabing nakakatulong para sa mga may matataas ang blood pressure. Napapalakas din ang ating immune system at nakakatulong sa pagpapaganda ng ating balat, pinapalakas ang ating buto at ang kalusugan ng ating mga mata. Bukod sa salad ay maaari din itong isama sa maraming uri ng lutuin. At ito ay kagaya ng mga naunang gulay, umaabot lamang ito sa isang buwan mula sa pagpupunla ng buto hanggang sa pag-aani. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Hintayin ang pagkakaroon ng 3 dahon o masigit pa bago ang pagsasagawa ng transplanting. Muli ay maging maingat sa paglilipat-tanim dahil ang mga ugat nito ay mas maliit pa sa sinulid. Kung sakaling may naputo na ugat ay huwag nang itanim. At pagkalipas lamang ng 1 buwan ay makakapag-ani ka na ng spinach. Ang Chinese kale o kilala din sa tawag na Chinese broccoli ay kung pag-uusapan lang natin ang mga nutrisyon ng gulay na ito ay talagang napakadami. At ang mga mahalagang katangian nito ay maaaring makatulong sa mga matataas ang blood sugar. Nakakatulong din sa mga nakakaranas ng migraine at nakakatulong sa magandang kalusugan ng ating buto, puso at atay. Bukod pa dito ay mayaman din ito sa vitamin A, C at K at manganese. Ang Chinese kale ay kagaya din ng iba pang leafy greens. Maaari mo itong maani sa loob lamang ng 1 buwan mula sa pagpupunla ng mga buto. Maglagay ng lupa sa 1 tray at ibudbud ang mga buto. Kung hindi mo pa napanood ang aking paraan sa paggawa ng 1 magandang uri ng garden soil, ay pakiclick na lang po ang link na makikita sa itaas. Tabunan bahagyan ng lupa at diligan. Ilagay sa 1 lugar na may sapat na sikat ng araw. At pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Sa mga wala pang kasanayan ay nirerekomenda ko na hintayin muna ang pagkakaroon o paglabas ng 3 dahon bago ang pagsasagawa ng transplanting. Maging maingat sa prosesong ito at iwasang maputol ang mga ugat. Maaari kayong gumamit ng anumang bagay upang maiangat ang binhi at hindi mapersa ang mga ugat.
Ito ay maaaring itanim sa mga bote ng soft drinks o kahit sa mga maliliit na container. Ang pagtatanim ng mga leafy greens ay hindi mo kailangan ng malaking espasyo. Kahit wala tayong malawak na bakuran o lugar na pagtataniman ay walang dahilan para hindi natin magawa ang pagtatanim kung gugustuhin lang talaga natin. Sa umpisa o kapag maliit pa ang tanim ay laging gumamit ng sprayer upang maiwasang malamog o masobrahan ng tubig. Gawin ito habang maliit pa at saka mo na damihan ng tubig kapag malaki na. At bago pa matapos ang isang buwan ay maaari mo nang anihin ang tanim mong Chinese kale. Ito ay ideal na gawing salad o i-blender at gawing juice. Maaari ding isahog sa mga lutuin katulad din kung paano natin ginagamit ang pechay. Ang bush sitaw o sitaw na turo ay bagamat hindi ito isang leafy green, ngunit ito ay maituturing na fast crop o inaani sa maiksing panahon. Pagkalipas lamang ng higit sa isang buwan ay maaari na itong anihin at ang pagbunga nito ay nauulit ng 3 hanggang 4 beses na patuloy na pag-ani. Ang isang puno nito ay kaya magbunga ng 20 piraso o masigit pa kapag mataba ang lupa. Ito ay mayaman sa vitamin K, C at folic acid. Mataas din ang taglay nitong fiber na nakakatulong naman sa pagkontrol ng kolesterol at nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood sugar. Kung tayo ay magtatanim nito sa container ay sapat na ang mga pinaglagyan ng tubig na may 6 liters na kapasidad o kaya naman ay sa mga galon na kagaya ng aking pinagtataniman. Sa bawat container ay maghulog ng 2 buto ng sitaw. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pagkalipas ng 5 hanggang 8 araw, ang mga buto ay tutubo na. Gawin ang regular na pagdidilig o huwag hayaan ang sobrang pagkatuyo ng lupa. At huwag naman na laging basa upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa ugat. At bago pa magkaroon ng bulaklak ay magbigay ng natural na pataba na makakatulong upang mapaganda ang proseso ng kanyang pagbunga. 2 klase ng organikong pataba ang pwede nating gawin, ang seaweed foliar fertilizer o fermented fruit juice. Ang 2 ito ay may hiwalay na video paano ito ginagawa. Pakihanap na lang po dito sa ating channel. At pagkalipas ng mahigit isang buwan, mag-uumpisa na ang iyong pag-ani ng sariwang bush sitaw. Meron ka ng pang-adobo. Ang Choy Sam ay nanggaling sa pamilya ng mustasa at ang mga dahon nito ay may pagkakahawig sa pechay. Kaya naman tinatawag din itong flowering pechay. Ang lahat ng bahagi nito ay kinakain mula sa mga tangkay, dahon at maging ang mga bulaklak. Madalas na ginagawa itong salad o kaya naman ay binabanlian lang na mainit na tubig at bahala ka na kung saan mo isasawsaw. Ito ay may mataas na taglay ng vitamin A, C at calcium. Thank you.
Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Magsagawa ng transplanting kapag lumabas na ang 3rd dahon. Ito ay pwede ring itanim sa mga bote ng soft drinks o sa mga maliliit na container. At pagkalipas lamang ng 25 araw, maaari ka na makapag-ani ng Choy Sam. Ang upland kangkong o madalas na tinatawag na kangkong China ay iba sa karaniwang kangkong na nabubuhay sa tubigan. Ito ay maaaring itanim sa mga container at sa loob lamang ng hindi hihigit sa 1 buwan ay maaani mo na. Ang upland kangkong ay mayaman sa nutrisyon. Ang ilan dito ay ang mataas na ascorbic acid, vitamin A, C, B6 at folic acid. Bukod pa dito ay nakakatulong sa magandang lagay ng ating paningin at nakakatulong din sa pagkontrol ng kolesterol. Kadalasan, pinapatubo ko muna ang mga buto sa seedling tray. Sa ganitong paraan ay mas madali ang paglilipat-tanim. Kung wala kayong seedling tray ay maaaring gumamit ng mga plastic cups o anumang maliliit na container. Kung walang-wala talaga ay pwede nyo nang idirektang itanim kung saan nyo palalakihin. Ito ay dapat na ilagay sa 1 lugar na direktang nasisikatan ng araw. Kapag sobrang mainit ang panahon, huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Kung kinakailangan ay palagi ang mag-spray ng tubig. At pagkalipas lamang ng 5 hanggang 8 araw, ang mga buto ay tutubo na. Kapag umabot na sa 2 pulgada ang taas ng binhi ay maaari nang magsagawa ng paglilipat-tanim. Kaya madalas kong irekomenda ang paggamit ng mga seedling tray o seedling holes ay upang mas madali ang transplanting, naiiwasan na maputol o magalaw ang mga ugat. At syempre, kagaya ng iba pang gulay, ang upland kangkong ay pwedeng-pwedeng itanim kahit sa mga bote lang ng soft drinks. Ang kangkong ay mas nangangailangan ng maraming tubig. Ibig sabihin, mas dalasan ang pagdidilig at iwasan ang sobrang pagkatuyo ng lupa. Kapag kulang sa tubig, magriresulta ito sa pagiging payat ng mga katawan. At sa loob lamang ng hindi hihigit sa 1 buwan, pwede mo na itong maani. At dahil sarili mong tanim, nakakasigurado ka na ito ay malinis. Ang mga nabibili natin ay hindi tayo nakakasigurado kung saan ang galing. Ang microgreen ay anumang uri ng buto ng gulay o herb na pinapatubo at inaani pagkalipas lamang ng 1 linggo o kaya naman ay bago ang paglabas ng 3rd dahon o true leaves. Ito ay 5 beses na mas masustansya kumpara sa normal na laki o edad ng gulay. At ang 1 halimbawa ng mga microgreen ay ang radish kaiwari. Ito ay nabibili sa mga groceries malapit sa vegetable section. Ibuhos ang mga buto sa 1 lalagyan at buhusan ng tubig. Ibabad sa loob ng 24 oras. Pagkatapos ay maglagay ng potting mix sa 1 tray na may kapal na 1 pulgada. Ilagay ng pantay ang mga buto sa ibabaw.
ito ay maaaring ilagay sa isang lugar na may pinanggagalingan ng liwanag. Halimbawa ay malapit sa bintana o pintuan. Panatilihin ang moisture ng lupa o kung kinakailangan ay mag-spray ng tubig 2 beses sa isang araw. At pagkalipas ng 3 araw, ang mga buto ay tutubo na. At habang hinihintay na maani ay panatilihin ang moisture ng lupa. Mag-spray ng tubig araw-araw. Pagkalipas ng 1 linggo ay maaari mo nang anihin ang iyong microgreen. Ito ay ginagawang salad o kinakain ng hilaw o kaya naman ay pwedeng i-blender. At ang lasa nito ay banayad na maanghang at amoy paminta. Bago tayo magtapos ay nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers at mga tumatangkilik ng ating channel. Dahil po dito ay naitampok ang aking garden at pati na rin ang ating channel sa Health and Home Magazine sa kanilang March-April issue. Kaya isang tagay sa ating mga taga-subaybay. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa patuloy ninyong panunood sa ating mga palabas.